At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, sa 3rd linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Misteryo Paskwa ng ating Panginoon. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga natatanging kahilingan. Ang kahilingan ni James at Cindy Pulgado, kanilang natatanging intensyon sa kanilang paglalakbay at ang kagalingan ng sakit ni Mr. James Pulgado. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung asawa ninyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, tiyak na gagaling kayo." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa.
Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga sina Aman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat? Mahal na Haring Horam, ang may dala nito, sina Aman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sinubukan ito sa kanya. Sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan. Lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit sina Aman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagin ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin, bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis yon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa yan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya na mapag-isip-isip ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at luminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Sina Aman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ay isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng ihaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong
dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpat, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo pong lahat. Umasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamti ng pagtubos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ito mismo ay galing sa bibig ng ating Panginoon. Mayroon pong 3 elemento na nakapaloob sa propesiyang dala ng propeta. Ito ay ang exhortation, edification at comfort. Subalit, bago yung comfort, pag nagsalita ang propeta, discomfort ang ibinibigay sa tao. Lalo't kung para sa iyo ang mensahe ng Diyos na ibinibigay ng isang propeta. Magugulo, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Minsan humahantong sa awayan pag nagsalita ang propeta dahil mayroong gustong baguhin ang Diyos. Tingnan niyo po ang ginawa sa ating unang pagbasa ni Naaman. Kung hindi pa siya sinabihan ng kanyang katulong na, "Di ba sabi mo'y gagawin mo ang lahat para ikaw ay gumaling lamang sa iyong sakit na ketong? Pinalulublob ka lang doon sa ilog ng Jordan. Makapitong beses ayaw mong gawin dahil gusto mo yung 2 ilog doon sa Damascus na mas malinis para sa iyo kaysa sa ilog Jordan." Di ba'y umalis si Naaman sa harapan ni Eliseo na galit dahil bakit doon pa sa ilog Jordan?
At ito ang nagpapabago sa isipan ni Naaman. Sinunod niya ang sinabi ng propeta at siya'y gumaling. Sa ating ebanghelyo, ano ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga kausap na kanyang mga kababayan ng mga Israelita? Dalawa ang sinabi niya at ipinahayag niyang sa pagano pa noong nagkaroon ng taggutom, balo ng Sarepta na ang ibig sabihin ay pagano, iyong balo. Doon pa pinapunta si Elias para magkaroon ng himala dahil sa propetang ito. At ang ikalawa, iyong ating unang pagbasa na kinot ng ating Panginoon, si Naaman pa ang pinagaling na taga-Syria na isa ding pagano. Alam niyo po kung bakit galit na galit ang mga Israelita? Hindi nila matanggap ito dahil nagpapagaling pala ang Diyos, kinakalinga pala ng Diyos ang mga pagano. Dahil para sa kanila, exclusive silang anak ni Yahweh at hindi kailanman ito ilalabas kung anuman ang mga benepisyo na para lamang sa kanila. Bakit mga pagano ang binibigyan niya yun ng benepisyo ng Diyos? Discomfort ang ibinibigay ng propeta. Subalit kung tatanggapin ito ng taong directly na nangangailangan ng mensahe ng Diyos, ito'y magiging comfort ayon sa ikatatlong elemento ng propesiya na daladala ng propeta. Marahil sa ating pang-araw-araw na buhay, pag tayo ay nakakarinig ng mga mensahe, marahil ito ay masakit para sa atin. Lalong-lalo na kung ito'y katotohanan, dahil sabi nga po sa ibang parte ng Ebanghelyo, ang katotohanan ay masakit tanggapin. Subalit kung atin po itong pag-iisipan at ating tatanggapin at babaguhin kung ano ang mayroong kamalian sa atin, time will come, magiging comfort ito sa atin at magiging kabutihan para sa atin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan
sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pinay ay nagpalakad at nakirami sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para bayad sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos,
si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Magbigayan po tayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtaha, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlong mga kapiyo, sa paghahangad natin makapagdasal na mas mataimtim at maayos, Archdiocesan Centers for Reconciliation
at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 lamang po. Ang susunod pong misa ay sa gadap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa lubat labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon. Kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.